mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News, sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, January 20. Mga miyembro ng Altavas Municipal Police Station, handang-handa na para sa nalalapit na selebrasyon ng Altavas Ati-Atihan Festival 2023. Handa na ang mga personnel ng Altavas Municipal Police Station para sa nalalapit na selebrasyon ng Altavas Ati-Atihan Festival 2023. Nakatakdang maglatag ang mga kapulisan ng mga checkpoints, pedestrian screening area, at nakikipag-ugnayan na rin sila sa ilang mga miyembro na bahagi sa pagpapanatili ng seguridad ng mga deboto at bisita para sa Altavas Ati-Atihan Festival 2023. Kaugnay nito, mahigpit ding ipinagbabawal sa kasagsagan ng selebrasyon ang pagdadala ng debote na inumin, deadly weapons at backpacks. Umapila rin ang Altavas PNP sa publiko ng kooperasyon para mapanatili ang peace and order sa kapistahan ni Senior Santo Niño sa lugar. Layunin nito na maging ligtas at payapa ang selebrasyon ng nasabing kapistahan. RJ Briones, Kalibog Cable News. Mga nanalo sa isinagawang balikulay ang kasadyahan Itati-Atihan 2023 photo contest inilabas na. May detalye sa balita si Nika Bautista. Inilabas na ng official Facebook page ng Aklan Ati-Atihan Festival 2023 ang listahan ng mga nanalo sa isinagawang balikulay ag kasadyahan Ati-Atihan 2023 photo contest nitong January 19, 2023. Nanalong first place ang litratong kuha ni Phil Randall Nobleza, second place naman si Ri Dexter Ingeniero, habang itinanghal na third place si Glenhard Mark De La Rosa, at fourth place naman si Lowell Rugan. Samantala, parehong nasa fifth place ang kuhang larawan ni Emily Venancio at Loida Cordova. Itinanghal namang 6th place si Michael Tresvales Jr. at 7th place naman si Dario Galacha. Itinampok sa nasabing photo contest ang iba't ibang mga litrato kung saan masasalamin ang debosyon, tradisyon at kultura sa selebrasyon ng Ati-Atihan Festival 2023. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Ngayong Sabado, nakatakdang parangalan ang mga kinilala bilang Aklan 10's Outstanding Mentor. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Paparangalan ngayong Sabado ang mga guro na kinilala bilang Aklan 10's Outstanding Mentors na may kabuoang bilang na 10 mga outstanding na guro ang nakasungkit ang pagkilala mula sa iba't ibang distrito sa probinsya ng Aklan na kung saan hindi bababa sa 85% ang kanilang nakuha ng mga puntos. Ang naturang pagkilala ay bukas sa mga Teacher 1 hanggang Master Teacher 2 sa division ng Aklan na mga nagtuturo sa regular na klase, special education, indigenous people, alternative learning system, at Muslim education na nakaabot ng 5 taon sa pagsiservisyo at mayroong magandang performance sa huling 2 taong pasukan. Ang Aklan 10's Outstanding Mentors ay pinangunahan ng Department of Education School Division Office of Aklan at Darazon Tumbukon Haresco Foundation na pinangunahan ni 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. para mabigyan ng parangal ang mga guro sa probinsya at bigyan ng pagkilala ang kanilang sinumpaang tungkulin sa probinsya. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Mga staff ng Provincial Health Office Aklan, sumailalim sa training tungkol sa communication, data management, and data privacy training using Google App. Sumailalim sa training ang mga staff ng Provincial Health Office Aklan tungkol sa communication, data management and data privacy training using Google App nitong 18 ng Enero na ginanap sa PHO Conference Hall.
Naging speaker sa naturang training sina Mr. Jerickson Bellio at Mr. August Raymond Solmerano. Pinangunahan ang naturang training ng PHO ICT team at inorganisa ng Aklan Provincial ICT Officers. Layunin ng training na ito na ma-maximize ang paggamit ng Google features for communication, data collection and management, storage of health data, at iba pang Google online services kagaya ng forms. Ero Cipriones, Calibo Cable News. Nagmistulang paraiso para sa mga anime lovers ang isinagawang cosplay exhibition na ginanap sa Bagay Pinamana. May detalye sa balita si Nika Bautista. Paraiso kung maituturing ng mga anime lovers ang isinagawang cosplay exhibition nitong January 13, 2023. Samantala, isang cosplay presentation naman ang ginanap sa Vibers Hub Galibo. Ang nasabing aktibidad ay isa sa bahagi ng serye ng mga aktibidad ng Arte sa Kalye sa El Porvenir. Ito ay pinangunahan ng Aklan Otaku Tribe kung saan nilahukan ito ng mahigit kumulang 50 cosplayers suot ang kanika nilang anime costumes na mula sa mga kilalang anime. Nagpasalamat naman ang nasabing grupo kay Calibo Mayor Jury Sucro, Vice Mayor Cynthia De La Cruz, sa Vibers Hub Galibo, Aklan Arts and Crafts Society, at kay Mr. Soviet De La Cruz sa pagsasagawa ng naturang aktibidad. Pinasalamatan din nila ang nagagandahang prizes na inisponsorat ng The Holiday Crew, Likha ni Kai, Boracay Katali, Creation CJ at Aklan Arts and Crafts Society. Layunin ng sabing aktibidad na ipakita ang pagiging malikhain at talento ng mga Aklanon artist. Nika Bautista, Calibo Cable News. Nag-request si Aklan Governor Miraflores na pahintulutan siya ng SP Aklan na mag-apply para sa Forest Land Use Agreement. Ito ay para sa pinaplanong pagpapatayo ng Boracay Tourism Market. May detalye sa balita si Jelene Rosales. Hinihiling ni Governor Jose Enrique Miraflores na pahintulutan siya mag-apply para sa Forest Land Use Agreement for Tourism Purposes para sa pinaplanong pagtayo ng Boracay Tourism Market. Sa ngayon ay isinailalim pa sa Joint Committee Hearing ng Aklan Sangguniang Panlalawigan Committee on Environment at Committee on Laws, Rules and Ordinance ang nasabing plano. Kung sakali mang matuloy ang nasabing establishmento, ay nakatakda itong ipatayo sa bahagi ng Wetland No. 6 sa loob ng Forestland Block G Project No. 13A Pearland Classification Map No. 3642 na makikita sa Barangay Manok-Manok, Boracay Island, Balay Aklan at tinatayang aabot sa sukat na 7,105 square meters. Samantala, ang committee hearing ay nakatakda sa 23 ng Enero. Matatandaan na ang Wetland No. 6 o tinatawag din na Dead Forest ay na-recover ng Department of Environment and Natural Resources mula sa illegal occupants noong taong 2018. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Calibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Calibo Cable Television Network. See the difference. Umabot sa 1,000 mga benepisyaryo mula sa bayan ng New Washington ang nakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance sa isinagawang ceremonial distribution ng assistance to individual in crisis situation. Umabot sa 1,000 mga benepisyaryo mula sa bayan ng New Washington ang nakatanggap ng 2,000 pesos na cash assistance
sa isinagawang ceremonial distribution ng Department of Social Welfare and Development's Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang naturang distribution ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office nitong Sabado, 14 Enero, na ginanap sa Municipal Auditorium and Sports Complex, New Washington. Samantala, naging posible ang naturang cash assistance payout dahil sa pakikipagtulungan ni Congressman Chederico Nonong Haresco, Governor Jose Enrique Miraflores, mga miyembro ng DSWD Region 6, MSWDO, Provincial Project Development Officers, Mayor Jessica Anambo, Vice Mayor Jesus Quimpo, SB members, mayors, barangay captains, at LGU department heads. Arechi Briones, Calibo Cable News. Nagsagawa ng mga seminar at workshop ang Aklan Baghay na nagtapos nitong 18 Enero. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nagsagawa ng serye ng mga seminar workshops ang Aklan Baghay Incorporated na nagsimula noong January 5 at nagtapos nitong January 18, 2023. Katuwang ng nasabing institusyon ang Aklan State University kung saan pinangunahan nito ang training ukol sa leadership, governance at strategic management, particular na ang mga paksang participatory, governance at leadership para sa mga miyembro ng local government unit ng bayan ng Banga. Tinalakay din nitong January 18 ang tungkol sa Understanding Corruption, Republic Act 3019 at 6713 na pinangunahan ni Attorney Pio Dargantes, retired regional director ng Office of the Ombudsman sa Cebu City. Nagbigay naman ng maikling gabay sina Ms. Megs Lan at Vice Chair Internal Dr. Joanna G. Guarin tungkol sa dahilan at layunin ng naturang aktibidad. Nika Bautista, Calibo Cable News. Pinangunahan ng Provincial Human Resource Management Office at Social Security System ang isinagawang SSS Orientation Program para sa mga empleyado ng gobyerno probinsyal ng Aklan. May detalye sa balita, si Jelen Rosales. Isinagawa ang SSS Orientation Program para sa mga job order at contract of service employees ng gobyerno sa probinsyal ng Aklan dito 19 Enero na ginadap sa ABL Sports Complex sa Bayan ng Calibo. Ito ay sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office at Social Security System na kung saan ang mga opisyales na mula sa SSS ay pinangunahan ni Mr. Raymar Casacuete, Corporate Executive Officer 2, Account Management Section, SSS Calibo Branch. Nagbigay din ito ng impormasyon para sa mga job order at contract of service employees ng gobyerno probinsyal ng Aklan na kung saan nakalakip ang benepisyo at pribilehiyo na pwede nilang makuha bilang miyembro ng SSS. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Nitong 18 Enero, nagsigawa ng first regular monthly meeting para sa taong 2023 ang Aklan Provincial Treasurer's Office na ginanap sa Barangay Dapdap Tangalan. Nagsigawa ng first regular monthly meeting para sa taong 2023 ang Aklan Provincial Treasurer's Office para pag-usapan at talakayin ang ilang mahahalagang topiko. Ang naturang pagpupulong ay pinangunahan ni Mr. Bernardino Villaruel, head ng Aklan Provincial Treasurer's Office. Dumalo sa naturang meeting ang 17 municipal treasurers mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Aklan. Tinalakay ang concern tungkol sa auction sale or judicial remedies at iba pang issue. Ang naturang pagpupulong ay isinagawa nitong 18 Enero na ginanap sa Barangay Dapdap Tangalan Aklan na sponsored ng Municipal Treasurer's Office ng LGU Tangalan. Arechi Briones, Calibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas.
Mayon los tanan na mayon ito sa weather update sa buong adlaw Friday, January 20, 2023. May ara kita duwa ka weather system. Ang unang nga weather system, airline, nag-a-apekto sa eastern section of Southern Luzon, kag Visayas. Ang kadwa naman nga weather system is a northeast monsoon, nag-a-apekto naman sa the rest of Luzon. While diri naman sa western Visayas, magulugal umtub-tub magalumon ng kalangitan, gamagadas ang isolated kapagulan, pangilat, nagpanagub, tugainis ang localized thunderstorms. Kadasigos ang hangin diri sa western Visayas, kasarangan, sa direksyon nga Amihe na Sidlangan, gamagadalas ng kasarangan ng mga balod sa aton katayatan. Forecast temperature na aton 25 degrees to 29 degrees Celsius, ang adlaw magtulot 5:48 PM karon sa hapon, sa magbutlak ni siya, 6:13 AM buwas sa aga. Kagamuni na ito ni Iris Weather Update. Para sa mga dugang mga impormasyon, bisitahan lang aton official website at www.bagong.pagasa.doc.gov.ph. Pati na itong mga official social media accounts, halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling, madamong gid na salamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones, at ito ang Kalibo Cable News.